Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot ng 18 katao ang nasawi at higit 100 ang nasugatan sa panibagong pambobomba sa siyudad ng Kharkiv sa Ukraine. Ito ay inihayag ni Ukrainian President Vladimir Zelensky sa loob aniya ng 4 na araw na pambobomba ng Russian forces. Ayon kay Zelensky, patuloy ang pag-atake ng Russia na kadalasan ay ginagawa umano tuwing gabi, target ang mga residential at civilian quarters. Ipinagpatuloy ang search and rescue operation sa mga nawawala sa pananalasa ng bagyong Agaton sa Eastern Visayas. Sa isang panayam, sinabi ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal na umaasa pa rin sila na may makikitang buhay kasunod ng landslide sa Baybay City at Abuyog sa Leyte. Sa huling pagtaya ng NDRRMC, may higit 100 ang patuloy na nawawala. Sa ngayon ay aabot na ng 172 ang bilang ng nasawi sa gupit ng bagyong Agaton at pinakamarami ang naitala sa Eastern Visayas na umabot ng 156 dahil sa landslide sa Baybay City at Abuyog. Maging ang 802nd Infantry Brigade ng Philippine Army ay hindi pa nagdedeklara ng search and retrieval sa pag-aasang makakakita pa rin ng buhay sa mga nawawala. Samantala, sa datos ng NDRRMC, nasa higit 2 milyong katao na ang naapektuhan ng bagyong Agaton sa 2,000 barangay sa Eastern Visayas, Western Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Soksarjen, Caraga, Bangsamoro at Bicol. Patuloy na umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na magkakaroon ng maganda at makulay na araw bago matapos ang kanyang termino sa darating na Hunyo. Sa kanyang mensahe sa pagdiriwang ng Eastern Sunday, inalala ng Pangulo ang hirap na pinagdaanan ng bansa sa nakalipas na mga taon kabilang ang COVID-19 pandemic. Dagdag pa ni Duterte, dapat aniya maging daan ang araw ng pagkabuhay upang magpasalamat at mapatatag ang pananampalataya ng bawat isa at harapin ang anumang pagsubok ng may katatagan at katapangan. Hinimok din niya ang publiko na huwag mawalan ng pag-asa at patuloy ang pakikipagtulungan sa ikagaganda at ikauunlad ng ating bansa at ng susunod pang mga henerasyon. Inendorso ni Camarines Sur gubernatorial candidate Luigi Villafuerte si Vice President Lenny Robredo sa pagkapangulo. Sa isang Facebook video post kahapon, April 17, kung saan makikitang nangangampanya si Villafuerte sa Camsur, tahasan niyang ipinagmalaki ang pagiging isang Bicolana ni VP Robredo, kasabay nito ang paghayag ng suporta sa Vice Presidente. Si Luigi Villafuerte ay kapatid ni Camsur incumbent Governor Migs Villafuerte at anak ni Congressman L. Ray Villafuerte na kilalang mahigpit na katunggali noon sa politika ni Robredo. Matatanda ang kumalat din kamakailan ng isang audio recorded file kung saan ipinag-utos ni Congressman L. Ray Villafuerte na gawan ng fake news at negative campaigning ang Vice Presidente. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kongresista sa pagsuporta ng kanyang anak kay VP Lenny. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.